everyone, welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys, ay gagawa tayo ng bagong flavor ng ating bestseller na ensaymada. Ito ay ang pork floss cream cheese ensaymada. Maganda rin ito ipang regalo ngayon guys kasi hindi lang siya masarap, nakakabusog pa. Kaya wag na nating patatagalin ito, tara umpisahan na po natin. Pagsasamahin lang muna natin yung ating mga dry ingredients. Gumamit ako dito ng combination ng bread flour at saka all-purpose flour. Pero guys, pwede kayong gumamit ng bread flour or all-purpose flour lang. Then, i-mix lang natin ito lahat ng ating mga dry ingredients. Then, dito naman sa ating isang bowl, pagsasamahin naman natin yung ating liquid. Gumamit ako dito ng all-purpose cream. Ayan yung ginamit kong brand. Then, sunod naman yung ating egg yolk. Bali, 5 large egg yolk yung ginamit ko dito guys at saka yung ating vanilla. Yung egg yolk guys, yun yung sobra kong, yung gumawa ako nakaraan ng Swiss meringue, yan yung egg yolk natin. So, hindi po siya nasayang. Then, ilagay na rin natin yung ating instant yeast. Itong yeast guys, pwede nyo na siyang ihalo dun sa inyong dry ingredients. Sa akin lang dito, dinisold ko muna siya sa liquid para madali po siyang humalo or madali po siya maabsorb ng dough natin. Then, ilagay ko na siya dito sa ating mixing bowl. Then, i-mix lang natin ito. Then, dahan-dahan din natin ilagay yung ating cold water. Dahan-dahan lang din yung paglagay natin ng tubig para matansya natin yung texture ng ating dough. Ayan, since hindi po tayo pare-pareho ng flour na ginagamit, pwede kayo mag-add ng liquid hanggang sa mabuo lang siya kagaya nito bago po tayo mag-add ng butter or fats. Then ayan, kapag ganito na siya guys, so pwede na natin ilagay yung ating butter. Gumamit ako dito ng unsalted butter at saka yung ating shortening. Ayan, nabili ko lang ito sa Shopee guys. Marami nito sa Shopee. Maganda talaga siya pang tinapay guys kasi isa din ito sa nagpapaganda ng texture ng ating ensaymada. Pero pwede namang butter lang lahat yung gagamitin nyo dito. I-mix lang natin ito hanggang sa mag soft and elastic na yung ating dough. Kapag gumamit kayo ng stand mixer, mga 8 to 10 minutes lang makuha nyo na yung window pane test. Pero kapag mamasahin nyo naman siya ng kamay guys, siguro mga 10 to 15 minutes. Ayan, malalaman nyo naman guys na ready na yung inyong dough kapag nakita nyo wala nang halos na dikit na dough dito sa inyong mixing bowl. Ayan, smooth na rin siya. So, ibig sabihin ready na yung ating dough. Naglagay lang ako ng konting oil dito sa ating mixing bowl para hindi dumikit yung ating dough. Din ilagay na natin siya. Pero gagawin muna natin ngayon yung lagi nating ginagawa, yung ating window pane test. I-stretch nyo lang yung inyong dough guys kapag kaya nyo siyang panipisin na hindi siya napupunit, ibig sabihin ready na yung ating dough. Tatakpan lang natin siya ng cling wrap, then paalsahin lang natin siya hanggang sa mag-double lang siya ng size. Akin dito guys, 1.5 hours ko siyang pinaalsa. Then ito naman yung ating mga ensaymada molder. Itong isa guys, mamon molder yung tawag dito. Then kung wala naman kayong molder, pwede kayong gumamit dito ng aluminum cups. Ayan. I-brush lang natin ngayon ng butter yung ating molder. Ayan, remind ko lang guys, dapat butter yung i-brush natin dito. Huwag po tayong gumamit ng shortening or oil. Ayan, para masarap yung ating ensaymada kasi nakaka-apekto po siya guys ng lasa kapag binake natin siya. Para naman sa ating filling, ito yung brand na ginamit kong cream cheese dito. Ayan, i-mix lang natin ito guys hanggang sa mag-loosen lang siya, hanggang sa mag-creamy lang yung texture niya. Then ilagay na natin siya sa ating piping bag. Ito naman yung ating dough after 1.5 hours. Ayan, nagdoble na siya ng size. Then, i-punch lang natin ito para ma-release yung mga air gases sa loob ng ating dough. Then, hahatiin lang natin ito ngayon guys or i-divide lang natin sa parehong laki dito guys. Ang laki ng ating ensaymada na ginawa dito ay 75 grams each yung ginawa natin. Pero, pwede po kayong, pwede naman kayong gumawa kung ano man yung gusto nyong laki ng inyong ensaymada. Ang standard size po kasi talaga ng ensaymada guys ay 90 grams bawat isa. Pero sa akin kasi 75 grams lang yung ginawa ko dito kasi maglalagay pa tayo ng filling. Bibilugin lang natin ito isa-isa, then rest lang natin siya ng 15 minutes. Ayan guys, remind ko lang kung ano man yung timbang ng inyong ensaymada, dapat akma din po dun sa molder na gagamitin nyo. Ang size ng molder na ginamit ko dito guys ay 5 inches. Pwede nyo rin gamitin yung ibang recipe ng ating ensaymada para dito sa ating pork floss cream cheese ensaymada. Then ngayon, after 15 minutes, ilalapad lang natin siya, ilalagay na natin yung ating cream cheese. Kayo na mag-tansya guys, sa akin dito, pang bahay lang naman ito, kaya
Medyo dinamihan ko na, pero pag pangbenta nyo guys, i-divide nyo lang siya, or dapat yung isang box kasya dun sa, bali dito kasi guys, nakagawa ko dito ng 13 pieces na 75 grams bawat isang dough. So kailangan magkasya yung isang cup or one box ng cream cheese para dito sa recipe na ito. Siguraduhin lang din natin na nakasil ng maayos yung ating dough para hindi po mag-leak yung ating palaman or yung ating filling. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating molder. Then ayan guys, ulit-ulitin lang natin itong proseso na to dito sa ating mga natira pang dough. Paalsahin lang natin siya ngayon ng 1.5 hours ulit. Depende guys sa inyong area, kapag medyo mainit, madaling umalsa yung ating dough. Basta hanggang sa mag 3/4 lang yung dough natin dun sa ating ensaymada molder. Ayan, nagdoble na yung size ng ating dough. Ayan guys, dapat hanggang dyan lang yung pag-alsa niya, hanggang 3/4 lang ng molder natin. Kasi kapag umapo na siya dyan, ayan, ibig sabihin na overproof na yung ating dough, or na nasobrahan na siya ng alsada. And kapag pinindot natin siya, malalaman natin or mapifeel natin guys yung hangin sa loob ng ating dough. Then ayan, ibibake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven, 160 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes, or hanggang sa mag golden brown lang yung ibabaw ng ating dough or ng ating tinapay. Ayan, gas oven pala yung ginamit ko dito guys. Then ngayon naman ay gagawin natin yung kanyang buttercream icing. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-light or mag-pale na yung color ng ating butter. Then ilagay na natin yung ating powder sugar at saka yung ating whipping cream. Pwede po kayong gumamit ng fresh milk. Then ibit lang natin ito hanggang sa mag-well blended na yung ating powder sugar at saka yung ating butter. Then duwag din po natin kalimutan na scrape yung side ng ating bowl para ma-mix po natin maigi yung ating icing. Dapat din po yung milk natin or yung cream natin ay malamig po siya para tumutulong siya guys para magiging stable din yung ating icing. Ready na yung ating buttercream icing. Ay napakaganda at napaka-perfect ng kanyang consistency. Ayan, ang sekreto lang naman dito guys, dapat naka-room temperature yung ating butter kapag binit na natin siya. Then dapat ibit muna natin siya hanggang sa mag-light and fluffy na siya bago natin ilagay yung powder sugar at saka yung ating cream. Then ito na yung ating ensaymada after natin siya mabake. Ilagay lang natin sa cooling rack, then palalamigin lang natin siya hanggang sa magwarm, hanggang sa kaya na natin siyang ialis dito sa kanyang ensaymada molder. Ayan, napakalambot ng ating ensaymada. Ang sekreto lang din dito, huwag natin siyang masobrahan ng alsa para hindi po siya mag-collapse kapag binake na natin siya. Ay, nagsishrink guys. Ayan, normal lang talaga yan dahil sobrang lambot ng ating dough. Pero matatakpan naman yan kasi maglalagay tayo ng icing or ng ating mga toppings. Then lang ngayon naman ay lalagyan na natin siya ngayon ng ating buttercream icing. Itong icing recipe natin guys, kasya lang din ito sa dito sa recipe ng dough natin. May sobra pa siya konti. Para naman sa ating toppings, ayan, ito yung pork floss na binili ko lang ito guys sa Shopee. Ilalagay ko yung link ng store nito sa description box. Ayan, i-click nyo na lang. Ayan, maganda ito guys, at saka maganda yung mga reviews doon na nabasa ko. Kaya ito yung binili ko. Meron siyang pork, meron din po siyang chicken. Ayan, then meron siyang spicy at saka yung original. Original yung ginamit ko dito guys kasi yung mga kids ko hindi naman sila masyado sa spicy. Ayan, ilagay lang natin siya ngayon dito sa ibabo ng ating ensaymada. Nasa inyo na guys kung gusto nyo nga i-loaded yung inyong toppings. Ayan, pero syempre idagdag nyo yan sa inyong costing kapag ibibenta nyo siya. Sa akin naman kasi kami lang kakain ito kaya dinamihan ko na. At syempre pwede rin po tayo maglagay ng cheese sa ating toppings. Ayan, maganda ito guys, gawin nyo lang siyang assorted. Ayan, maglagay kayo ng cheese, meron din pong pork floss. Ayan, para mas may mga choices yung ating mga clients. Then para naman sa packaging guys, ayan, meron tayo dito ng 9x13 na box, ayan, cupcake box ito guys. Kasya dito yung 6 na ensaymada, bali dun sa 75 grams, ayan, kasya lang siya. Then meron din tayo dito ng pangdalawahan lang na ensaymada guys, ayan, ito yung pang loaf bread at yung box na ito, nabili ko lang din siya sa Shopee. Ayan, kasya dito yung dalawa na 75 grams din. Then lalagyan lang natin siya ng ribbon. Ayan, green yung ginamit ko dito para Christmas na Christmas yung dating guys. Then naubusan kasi ako dito ng sticker, papakita ko din sana yung sample ng ating sticker.
Ayan, then kayo na bahala guys kung ano yung name ng inyong logo. Ayan, pwede nyong idagdag dyan pati yung inyong contact number para madali kayong kontakin. Then ngayon naman ay titikmanan natin yung ating pork floss cream cheese ay sibada. Ayan, napakalambot at napakasarap nito guys. At nakakabusog talaga siya. Dito sa anima na box guys, pwede nyo siyang ibenta ng 350 hanggang 380 pesos kada isang box. Ayan, depende na yun sa ilalagay nyo mga pag nag-add kayo ng mga ribbon or mga decor-decor sa inyong box. Ayan, depende na sa inyo guys, i-add nyo lang siya sa inyong costing. Doon naman sa pagdalawahan, pwede nyo siyang ibenta ng 130 hanggang 150 pesos kada isang box. Medyo mahal kasi yung pork floss guys, pero depende na sa paglagay nyo ng toppings. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.